Welcome to another episode of Off the Line with Nori Uy. We are live on TBN Philippines, TBN Asia, and of course, UCAP Television. Tonight on this program, we will have Pastor Roman Guevara from Rise Up Church in Dubai joining us. We'll have a very good conversation about his journey being a pastor and also about their church and about anything that talks about the pastoral ministry. And now without further ado, here we go with Pastor Roman Guevara all the way from Dubai. Good evening, Pastor Roman. How are you doing? Good evening, kapatid. Mabuti naman. Kamusta kayo dyan? Mabuti din naman po. Bali, gabi dyan sa atin. Ano? Kung gabi dyan sa atin, dito mga hapon naman. Hapon naman ang time natin. 4-hour difference po ba tayo, Pastor? Yes, kapatid. Oo, ganun. Mm-hmm. I think so. Oo, medyo nalilimot ko na rin. Pero mga ganun nga, marahil. Oo. Tama. Kasi we used to live in Abu Dhabi for quite some time when we work in the airline. And so medyo... That is back in 2008 until 2011. Okay. E di nag-abot tayo kasi dumating ako sa UAE ng 2009 eh. Nag-abot tayo. San ka sa Abu Dhabi napatira? Doon po sa may city center una and then we moved to next to the airport dahil nandun yung ating mga accommodation areas. Okay. That's interesting. I didn't know that, na nag-UAE ka rin pala. Yeah. Surprise, ano? Opo. Pastor, anyways, you know, just for the sake of our viewers, and you know, there's a lot of people who know you already. In fact, they call you the Guevara Brothers or, you know, however moniker would they'd like to use. Just for the sake of those who don't know you yet, konting background naman po of who you are and what you do. So I'm a pastor. And I started out as a pastor when I was 16 years old, 16 to 17 years old, ganyan. Mm-hmm. Nauna nang naging mananampalataya yung mga magulang namin. Mm-hmm. Naunang naging mananampalataya yung mother side namin, yung pamilya ng aking ina. And we trace our spiritual heritage sa lola namin, si Nanay Femia. Yan yung nanay nung aming ina. Nagka-cancer yung lolo ko na hindi ko na inabutan. Ang nakaabot na lang dyan yung aking kuya dahil siya ang panganay na anak at panganay na apo sa angkan. He had, I think, liver cancer. At dahil dun sa sakit na yun, tinawag ng Diyos ang aking lola and then later lahat ng kanyang anak kasama ng aking ina na makakilala sa Panginoon. I think this was way back in the late 60s to the early 70s. Mm-hmm. And then as a result, nakakilala yung buong angkan at mula na sa akin and then to the rest of the entire family, dyan na kami lumaki sa simbahan, sa Panginoon. Mm-hmm. Pero syempre, lahat naman ng tao may personal na pagkatawag sa Diyos. Kahit kapag lumaki sa isang Christian family, meron personal na pagkatawag ang Diyos sa iyo. Tama. But I do thank God sa itinanim ng aking lola, ng aking mga uncle, na many of them are also pastors, mm-hmm. and at the same time, my own very parents, mula pa nung pagkabata. Alam mo, mm-hmm. laki rin tayo dun sa tinatawag na Sunday school, sa mga DBBS, ganyan. Tapos youth ministry. But I would consider, I would consider na ang magulang ko ang pinaka nag-share sa akin ng gospel. I think I was 8 years old at that time. Pero yung tinanggap ko yung pagkatawag ng Diyos sa akin upang maglingkod at magpastor sa pamamagitan ng youth camp. Dahil isa rin yan sa ginagamit ng Diyos noon pa man hanggang ngayon upang tumawag ng mga kabataan, makakilala sa Kanya at maglingkod. In a youth camp, I think I was like 12 or 13 years old. Mm-hmm. And then, yun na yun, dire-diretso na until when I became 16 years old, mm-hmm. doon nagsimula yung masasabi mong pastoral ministry. Mm-hmm. Sa pinaka-home at family church namin, na ang pangalan ay All for Christ Church. Na by the way, ang pastor din doon ay uncle din namin, si Pastor Jerry Viray. Pastor Roman, nalito na ako between you and your brother. Laging nangyayari yan. Don't worry. No offense. Nangyayari yan. You know, pursuing a pastoral ministry, medyo ano po eh, no? malalim ang hugot, malawak ang dapat na pinag-iisipan. But why did you pursue this? Out of the so many things that you could have done, First of all, talagang dahil sa pagtawag ng Panginoon. Iba-iba tayo, no? Iba-iba ang ating background, ang ating uniqueness, pero iisang Diyos yun na tumatawag sa iyo. At pag tinawag ka ng Panginoon, kahit paano yung binalak mo, plinano mo, natututunan mong isang tabi yun eh. Like in my case, ang binalak ko, plinano ko, mag-abogado. Kasi by the time nga na
ako'y namumulat na kahit nung panahon na ako'y nagiging active na sa church as a teenager, madami-dami na naman din yung aking mga kamag-anak na pastor, including my kuya, my brother Romel. Kaya in my mind, kumbaga, feeling ko lang noon, syempre bata ka pa, nakakota na yung pamilya namin sa paglilingkod at saka sa pagpapastor. So okay na. Again, in my mind at that time as a teenager. And I felt, mapaglilingkuran ko rin naman ng Panginoon sa pag-aabugas siya, which is really true. Kaso nga lang, like what I said, ang pagtawag ng Diyos sa isang tao, personal yan eh. At pag siya inangusap sa iyo, at yun talaga ang pinagagawa niya sa iyong buhay, natututunan mo na isang tabi kung ano yung binalak mo at plinano mo in your life. And to me, ang pinasantabi sa akin ng Diyos ay yung pag-aabugado, pag-aabugas siya. Sa brother ko, by the way, just in case hindi alam nung ilan, pag-basketball player, yun naman ang pangarap nun. Maging PBA player. Pastor, so you said you were 16 when you first, you know, realized na ito na yung, you know, this is the route that I'm gonna take. Magpapastor ako. But, you know, normally when you're 16, this is in the old school system, ito yung either graduate with the emphasis on the old, with the emphasis on the old. Tama po. The old system. No, the system. Kasi may bago po ngayon yung K-12, di ba? But in the old system, when you're 16, either graduate ka ng high school niyan or nasa first year college ka. Yes. So are you, during high school po ba yan or in your college days na yan nangyari, yung realization? Ano, siguro, it took a couple of years mula nung 13, mula nung unang camp na inattendan ko. At nagsabay naman din noon na yung simbahan namin, yung All for Christ Church, became very active, not just in local ministries, but hindi pa tinatawag na body ministries noon yun eh. Pero yun na pala yun, yung body ministries. A very simple, a garage-based church at that time, suddenly was trusted into national ministries. Si Romel noon nagsisimula na as a composer and as a worship leader. We would tag along dahil mga kabataan kami. We would now be invited in conferences. Kaya between that time, nung ako'y 13 to 16, dun nalunod at nababad yung aking oras, panahon, sari-saring altar calls yan, until dumating yung time na siguro ano na yan, pagsasama-sama ng maraming mga pamamaraan ng Diyos, paano I eventually at 16 realized na ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Malaking bagay dun siguro yung pagdating nung Pope at that time, si Pope John Paul II, magkakaroon nun ng World Youth Day in the Philippines. It was the in thing at that time. Between 1993 to 1995 ang preparasyon ng buong bansa dyan eh. Nagpiprepare ang lahat ng mga Katoliko, nagpiprepare ang lahat ng mga religious institutions. Pero yung mga born-again Christians, at specifically mga born-again Christian youth, nung time na yun, parang nanonood lang dun sa mga kaganapan. And in that moment, I really felt God calling me to do something, rally young people, at least yung mga nakilala na namin. Kasi nga mula sa isang simpleng garage church, we were able to ministers to some churches in our city, in various provinces. Linid ako ng Lord upang kausapin at mag-partner dun sa mga yon that eventually led to the start of a ministry of a youth movement na pinangalan ng Rise Up. Pinangalan ng Rise Up. So with that youth movement, we were able to do our first youth conference December of 1994. And from that youth conference, hindi pa ako pastor noon eh, from that youth conference, nagdire-diretso na yung pag-minister mo to the body of Christ. My pastor at that time, my uncle, my mother's brother, si Pastor Jerry Viray, discipled me, mentored me, and along the way, siya ginamit ng Lord to confirm God's call in my life to be a pastor. So even if I was 16 going to 17 at that time, mula dun sa kanyang ministry, mula dun sa All for Christ, and because of Rise Up, kaya ako naging pastor. And then from then, dire-diretso na yun. Ang ganda ng story po ng inyong ano, no, journey. But one thing I'd like to ask, and I normally ask this sa mga nakakausap po natin, Pastor, is was there ever a time, because we know pastoring is really one of the toughest jobs in the whole wide world, was there ever a time in your pastoral ministry life na nagkaroon ng doubt about what you do? Yes, it took years.
Kasi lalo na nabanggit mo kanina at 16, 17, ano yan eh, either patapos ka ng high school o tapos ka ng high school o pa college, mm-hmm. Biologically, mentally, culturally, iba ang tinatakbo ng henerasyon mo eh. Mm-hmm. And then you are immersed into Christian activities and then you got called to become a pastor. Now, by the way, hindi naman ako alone in that. Napakarami mm-hmm. naman talagang pastor na has been pastoring for many, many years. Received their call at that age. Marami. Mm-hmm. Napakarami. Ganun. No? Mm-hmm. But to answer your question, had there been doubts? Meron. And it took years para talaga magkaroon ka ng masasabi mong ultimate na kapayapaan na yun na talaga ang iyong pagkatawag sa Panginoon. Lalong-lalo na pag nasusubok ka rin, nagkakaroon ka ng mga personal trials, mm-hmm. testings, and challenges in life and in ministry. Mm-hmm. Dahil tama ka din, kapatid. Talagang isa sa pinaka-challenging at masasabi mong stressful mm-hmm. na vocation yung pagpapastor. Napakataas ng expectation sa iyo at any age, whether yeah. ikaw ay bata o you're in your 20s, in your 30s, o kahit pa nga senior citizen ka na pastor eh. And you learn to overcome those challenges. You learn that the most important thing is your personal relationship with the Lord mm-hmm. and your understanding of His calling in your life. At mm-hmm. mula dun, and in that journey, you get to receive that peace that comes from God. Na yun talaga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi totoo rin naman na marami rin naging pastor na later on na-realize nila baka parang hindi sa kanila ito. So mm-hmm. they left it mm-hmm. and did something else. Mm-hmm. Ngunit nagpatuloy pa rin sa paglilingkod. Mm-hmm. Ang nakakalungkot lang minsan yung tinawag magpastor, nagpastor, then left it at pati na rin minsan sa pananampalataya eh has also gone. Mm-hmm. Nangyayari din yung ganung bagay. Mm-hmm. In your experience, ano yung mga bagay na nagpapahirap or nagbibigay ng stress sa inyo? To begin with, yung pagpapastor kasi maraming pamamaraan kung paano ka nagiging pastor eh. Diba? May mga pastor, preacher lang sila. In fact, if that is the case, personally, mas gusto ko yun. Kung pastor ka, preaching yung gagawin mo. Hindi ko linalang ha, pero kung yun yung focus mo, personally, if I had the choice, yun yung gusto ko. So what do? Ang dinideal mo, personal relationship mo sa Diyos. Ang dinideal mo, yung testimony mo. Ang dinideal mo, yung pag-aaral mo. Mm-hmm. And then that's it. Mm-hmm. Pero karamihan ng mga pastor, ang tawag doon, multitasking. Mm-hmm. Lalo na yung Pilipino pastor. Kahit sa pangbansa yan. Hindi katulad sa Amerika o in some Western countries, mm-hmm. yun yung sinasabi ko, pag yung pastor, ang assignment preaching lang talaga yun. Mm-hmm. Halimbawa, ang assignment ay administration lang yun. Pag ang assignment ay small groups lang yun. So, isa sa pinakamahirap, yung pag nagmumultitasking ka bilang pastor. Mm-hmm. Kasi you are spreading yourself too thin. Yeah. And to me, yun yung challenging, isa sa challenging. Mm-hmm. Kasi you will always fail in one or two or three and sometimes in all in your attempt to multitask. Mm-hmm. Mamaya magpipreach ka, mamaya magka-counseling ka, mamaya magpa-fundraising ka, mamaya magpapabati ka ng mga miyembrong nag-aaway-away. Mamaya nakakaladkad ka sa kung anong skandalo ng kung sinong tao. So nakaka-challenge yun. Mm-hmm. Sa ilang mga pastor na kaibigan ko, kaya nila yan, ang galing nila. Kaya I thank the Lord for them na nakakaya nila yan. Pero ako personally, napaka-challenging yun. Yung pag ang daming hinihingi sa'yo all at the same time. Mm-hmm. And then for some people, another challenge would be financial. Mm-hmm. Bagamat I am thankful to the Lord na trinain kami ng magulang namin, ng mother at father namin from the very beginning, na hindi financial ang magiging major issue in our lives. Not to say na hindi kami nagkakaroon ng needs. Mm-hmm. I mean, all throughout my almost 25 plus years of being in the ministry, yeah. And nagkaroon ng several seasons na talaga naging challenging din financially. But I will never say that is the most challenging thing that has ever happened to me. Mm-hmm. If ever that would be to any pastor, and there are those na yan nga ang major issue nila in many parts of the world, napaka-importante na yung pastor na yun mapag-aralan niya mabuti paano talaga yan malagpasan. Mm-hmm. Dahil napakahirap naman talaga na nagmi-ministry ka tapos paano na yung kakainin. Lalo na kung may pamilya ka, ha? Mm-hmm. Lalo na kung may anak ka at kung ano-ano pa. Mm-hmm.
Pero the second, probably to me, na napaka-challenging would be yung expectations ng mga tao sa iyo. Mm-hmm. And how to learn in your life through the many years not to live by those expectations. That your number one goal will always be to please God and not to please men. Mm-hmm. Pero syempre, tao ka nga eh, no? At mm-hmm. saka at the same time, naglilingkod ka. Mm-hmm. Kaya talagang laging may expectations ang mga tao sa'yo. Mm-hmm. And there have been moments that I have failed many people with their expectations. Mm-hmm. And it is learning how to move beyond those failures, learning to move beyond those heartaches and those disappointments, I believe is very crucial and has been very, very crucial to me in my journey in faith. Paano ka nagra-rise up at nag-move on pagkatapos ng mga failures, failings, in expectations. I think, Pastor, just to add to the, you know, to your statement, no, I think part of being a leader is really owning up to your own misses. Because hindi man tayo perfecto, yes. Eh. We are not God. Yes. You know, created human tayo. Eh. And owning up to it actually is a very good sign of, you know, a good leader. So, minsan kasi madami, totoo po eh, minsan madami hindi maka-own up ng misses nila. Eh. Di ba? One of the things that, ako personal ko to, I hate failing people. Mm-hmm. I hate failing people. Minsan, for instance, I could fail, pero kung ako lang yung, kumbaga, magkakaroon ng consequence, kumbaga, carry ko yun eh. Mm-hmm. Pero that when you get to fail people, you get to fail a member, you get to fail a leader, you get to fail an entire ministry, ako personally, lalo na nung nagsisimula ako, bata-bata, ang bigat nun sa akin. At may kasunod yun sa ilang mga pastora, pag hindi yun na-counselan, hindi yun natulungan, hindi yan na-pag-pray, hindi yan na-overcome, dumidire-diretso yun sa depression. Meron at marami rin talaga mga pastor at lingkod ng Diyos, kahit hindi pastor in any ministry, na hindi lang mabigkas na yun na yun nangyayari, pero yun na, na-de-depress na. At isa sa dahilan nga, kasi nga dahil dun sa mga failures and failings, and in my particular case, pag nararamdaman ko, nakikita ko, naririnig ko, I'm failing people as a pastor. So I thank God kasi grace ni Lord lahat yun eh. Paano mo siya nalalagpasan? Pastor, let's just move on to a different question kasi medyo nakikurious lang po ako that you have established your church Rise Up out of the Philippines, like you have in Dubai, you have in Qatar and all other Asian countries. Bakit po ganun yung naging strategy ng Rise Up? First of all, it was not a strategy. I wish it was. Kaso nga lang, whenever you are called by the Lord to do anything, talagang may part doon eh na leading niya. May part doon na supernatural, divine, that He gets to move you, He gets to confirm to you, He gets to bring you to certain places, whether in the Philippines or abroad, to do ministry. In this particular case, to plant a church. I always felt, as young as when I was in my late teens and early 20s, that I was going to plant or pioneer church. Dinalagay na ng Lord yung seeds sa puso ko, sa mga librong nababasa, sa mga websites na nakikita, nung bagong-bago pa lang ang internet. Isa talaga yan sa mga kinakareer ko. Pupunta ako sa mga coffee shop noon. Internet cafe na ba tawag noon? Hindi ko na matandaan. Pero pupuntahan ko yung mga ganun. Pero ang gagawin ko lang, checkin ko yung mga existing websites ng ilang mga malalakit kilalang churches sa Pilipinas o di kaya sa ibang mga bansa. So mula dun sa personal experience ko sa pagpapastor, sa church sa pinagalingan ko, sa mga librong nababasa, sa mga websites na nakikita, sa personal prayer ko sa Lord, nagtatanim na ng seed si Lord sa puso ko to plant a church. And we actually attempted to start a church in Makati, in Jupiter Street. Nag-rent kami ng bar dyan, yung Strum's Bar, way back in 2005 or 2006. And ang intention namin nun, that it would be a progressive, it would be a modern take on being a Christian church. At maganda yung idea, maganda yung concept, pero hindi siya nag-prosper. In fact, it only lasted for about a year, and one of the most humbling things was to close a ministry, to close a church plant, to close a dream.
Pinagpipray ko noon to start a church in Makati, pero meron palang ibang plano ang Panginoon. Yung pagsasara noon was eventually led me to be able to go to the Middle East. Now that in itself is a very, very long story. But to be short, yung sinara, pinasara kasi meron palang bubuksan ang Panginoon. Mm-hmm. Pinagpipray ko Makati, letter M, yung pala, it was another M, Middle East. It was one of those things na may plano ka, may balak ka, parang kung paano ko tinawag ng Lord magpastor, plano balak mo mag-abogado, pero pag ikay nakakilala sa Diyos, tinawag ka niya, may iba pagagawa sa iyo ang Lord. Same thing with church plan. So what was, I thought to be an end to my dreams to pioneer and plant a church, that closing led to an opening, which eventually led me to Dubai and then for us to plant in other parts of the world as well. Pastor, ito a personal and realistic question. I'll shy away a little bit dito sa you know, spiritual. Is it always better to plant a church or to pastor a church that is in a mas maganda yung standing na country versus, for example, the Philippines? To be practical, the answer to that is yes, no? Kasi nga dahil kung nag-plant ka sa isang area, sa isang lugar na ganito ang demographics, ganito ang economic situation, to begin with, malawak yung pwede mong ma-reach, at kung ma-reach mo man sila, yung ilang ma-reach mo, in theory, makakatulong sa'yo to reach other people, even those that are probably of a more difficult sort. However, again, that's just being practical about it, and also in theory, that is not always the case. Ang church planting, isa sa mga na-realize ko in the few years na binigay sa akin na experience is that there's not one way to plant and pioneer church. And this was before COVID-19. Yung COVID-19 also dramatically changed the story. Pero even before COVID-19, and from our experience, there's not one way to plant a church. If God had called you to plant a church, let's say, in a barangay in the Philippines or even in a squatters area in a depressed place in the world, kung yun ang calling mo sa Panginoon, God will make a way for you to prosper in any situation. Kasi meron pa rin talagang supernatural at divine component in church planting. It's not just like a business project na may feasibility study ka and then when everything is okay, go. Ngayon, may mga gumagawa na rin nun. May mga advanced church planting strategies. And I know some people, they really do that. They really do that. Pero at the end of the day, it's still your old-fashioned na ano ba yung leading ng Lord sa'yo? At saan ka ba magpa-plant? At ang kadalasang kasunod nun, nagpapadala ang Panginoon sa'yo ng makakasama. Pag sobrang nang tumatagal, tatantsain mo rin. Kung sobrang nang tumatagal at walang pinapadala si Lord sa'yo nakasama, kahit saan pa yan, ibig sabihin baka wrong number. Baka mali yung pagkakarinig mo and you probably need to move on to somewhere or something else that God wants you to do. Pastor, I'll just go back to the other topic that we had earlier. Nung pinag-uusapan po natin yung, you know, if you're just a preacher, just like, you know, in some parts of the world, na may mga specific roles yung pastor. May question lang po ako tungkol dyan. This is actually my last question. Before we end, we wrap up the show. Do you in any way feel threatened by the influx or by the popularity ng mga foreign churches or pastors? Kasi even in the Philippines po, mas pinapanood sa YouTube or Facebook yung mga streams ng foreign churches. Do you ever feel threatened or what's your take on that? What's your stand on that? Siguro hindi threatened, siguro more of challenged, no? Kasi una, kapatid din naman natin sa Panginoon yung mga yun. Lalo na if you consider na kung sino man yung mga foreign churches na yun, na mga born-again churches din, evangelical churches, hindi siguro dapat ma-threaten. Kasi mga kapatid din natin yun sa Panginoon. Ano man ang lahi nila, puti man, itim, in check, ganyan. Pero we should be challenged. Kasi bakit din sila nagiging ganun ka-effective? Ano rin yung pwede nating mapulot sa kanilang mga ginagawang tama na pwede natin ma-apply sa ating ministry. Ako'y naniniwala na ang Pilipino meron talagang unique calling to minister not just to fellow Filipinos but people throughout the world. Pero whether it's the church,
music, even TV series and movies. Yun din naman ang battle cry ng marami mga Pilipino. Totoo. Bakit ang Pilipino puro Korean nobela ang pinanonood? Totoo. Diba? Bakit K-pop music ang pinakikinggan? Or bakit so, Hollywood movies? So I think no? Beyond just the church and spirituality, the Filipino has to really understand how to be more effective in doing what we want to do for a global reach. Mm-mm. Yung pa isa eh, kasi kadalasan ang mga Pilipino rin kasi sa nakararami sa atin, minsan limited din yung ating view, scope local ng ministry. Mindset puro ba? Puro kapwa mm-hmm. Pilipino rin. Yeah. Pero tingnan mo itong mga Korean, mm-hmm. tingnan mo itong mga, kahit pa nga Indian eh, at saka itong mga, living in Dubai exposes you know this, being in the mm-hmm. Middle East before, mm-hmm. to various cultures. Correct. At kailangan talaga, at lalo na ngayong COVID-19, na matuto ang Christian churches to survive, to adapt and to adjust to this new season, mm-hmm. to this new environment. COVID-19 global pandemic has changed everything, how we do things, including how we do ministry. So just to go back to your question, no, we don't feel threatened, but we are challenged. And we must learn from everybody. Importante yun. Matutunan natin what makes them that effective. Yeah. And it's a good challenge to have kasi it will really up our game also. Kasi naniniwala naman ako na, you know, pastoring is also a skill sometimes. Kasi hindi naman lahat kayang gawin yan eh. Aside from yes, it being and, a divine calling. And personally, I can admit to the fact na may mga taon din ako naging complacent. Mm-hmm. Whether you're a pastor or any other field na ginagawa mo, kailangan mabantayan mo rin talaga yun eh. Yung pag nagiging complacent ka na, mm-hmm. na to the point na hindi mo na napapansin, nagiging mediocre ka na. Mm-hmm. Pag meron ka ng nakasanayan na ginagawa, lalo na ministry. Yeah. Sa totoo lang, pag tumagal ka na ng ilang taon sa ministry, nakakasanayan mo na yung cycle na yan eh. Nagpipreach, nagba-Bible study, nagpapaawit, nagko-conference, and then all the while you think you're just in a bubble. Yeah. Pero the world is evolving. The world is changing. The message will never change. It's yeah. still the gospel message of Jesus Christ. Correct. He died for our sins. He took our place. He rescued us. Kaso nga lang, nagiging complacent tayo minsan and I bring myself into that. Mm-hmm. At minsan pa nga nagiging mediocre. We didn't notice this. Na parang nasa isang bubble ka na pala. Yeah. Kaya kailangan makalabas ka dun at makita mo, lalo na ngayon, na talagang kakaiba na itong mundong ating kinabibilangan. Pastor Roman, it's such a pleasure having you on this program. Napakadami kong natutunan in this very short interview. Thank I hope you. It's I longer. Enjoyed it also and I really appreciate you inviting me. Salamat. Let's have a part two of this, Pastor. Kung okay lang salamat. Sa inyo. It's my pleasure. All Thank right. you. This has been your host, Nori Uy. This is Off the Line. Until the next episode.